ang dating marumi at madilim na Lagusnilan Underpass sa Maynila. Ngayon, nabigyan ng bagong bihis. Makulay na mural ang bumabalot sa pader. Ipinapakita nito ang mayamang kultura at kasaysayan ng bansa. Kabilang na rito ang mga karatulang nakasulat sa Ingles at may salin sa sinuunang sistema ng pagsusulat ng Pilipino, ang baybayin. Ngunit, ano nga ba ang baybayin? Bago pa man dumating ang mga Espanyol, ginagamit na ang baybayin bilang sistema ng pagsusulat ng mga katutubo. Patunay ito na meron na tayong sopistikadong pamayanan. Mula ito sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay to spell. Kumpara sa alpabetong Pilipino na nakaugat sa Latin na merong 28 titik, ang baybayin ay merong 17 karakter o titik, 3 patinig at 14 na katinig. University of Santo Tomas Library ang isa sa pinakamalaking aklatan sa bansa. Dito rin makikita ang isa sa pinakakumpleto at pinakamahabang dokumento na nakasulat sa baybayin. Ang kasulatan ay may kinalaman sa pagbibenta ng lupa sa Maynila. Isa itong national cultural treasure dahil makatutulong ito sa pag-unawa ng ating kasaysayan at sa sinuunang sistema ng pagsusulat. Ang librong Doctrina Christiana, ang pinakaunang librong na ilimbag sa bansa, ay nakasulat sa baybayin. Ginamit itong paraan ng mga Espanyol para mas mapalaganap ang Kristyanismo sa bansa. Alam kasi nilang maraming Pilipino ang nakakaintindi ng baybayin. Ngunit sa mga sumunod na edisyon ng Doctrina Christiana, nawala na ang baybayin. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Nawala essentially ito nung panahon ng Kastila. Kumbaga, ginamit nila sa pag-colonize yung kultura natin, pag-aaral ng pagbabasa ng pagsusulat. Kaya nga, tinranslate nga nila yung Doctrina Christiana. Eh kung nakuha na, syempre dahil colony na tayo ng mga Kastila, nag-put up sila ng hindi lang... So syempre may mga private schools na naglipa na dito na pinaktakbo ng mga missionaries, di ba? At lalo pa pagdating ng Amerikano ay ganun din. Di ba? Lalo na ang medium instruction ng pagdating ng Amerikano, ang medium of instruction ay English. Ay kaya nga naman nung panahon ng Amerikano, ang tatatas mag-English ng mga tao no na nag-aaral sa public school system. Dahil sa mga banyagang sistema ng edukasyon, hindi na napalaganap pa ang baybayin. Kaya yun yung sa tingin ko yung dahilan talaga kung bakit nawala sa pangkaran sa marami tao yung kamalayan na may sulat tayo kasi hindi na naituturo. At yung mga bit-bit nito, well, pasalamat tayo dahil maraming mga mayaman yung mga sources. May mga Kastila kasi talagang namangha. Nagsulat sila ng libro tungkol sa karunungan natin magbasa at magsulat ng script natin. Kaya sila yung nagbit-bit. Sa pagtatag ng bagong pamahalaan noong 1930s, muling nabuhay ang interes sa baybayin. Kasabay nito ang pagtatalaga ng pambansang wika at pambansang sistema ng pagsusulat. Ayon kay Castro, may mga libro pang nailathala tungkol sa baybayin katulad ng wika at baybaying Tagalog ni Guillermo Tolentino. At Tagalog ang naging batayan ng pambansang wika. Eh syempre, di ba? Masalimuot na kung hanggang ngayon nga, di ba, pinag-aawayan pa natin yung Pilipino, hindi na umusad yung usapin sa pagkakaroon ng isang pambansang paraan ng pagsulat na bukod sa alphabet. Fast forward sa 2018, inaprubahan sa Kongreso ng Committee on Basic Education and Culture ang House Bill 1022 o ang National Writing System Act. Kapag naisabatas ito, kailangan nakasulat sa baybayin ang mga label ng locally produced products. May mandato rin ito na gawing nasa baybayin ang mga street sign, pangalan ng pampublikong infrastruktura at tanggapan ng pamahalaan. Kahit ang mga pahayagan, kailangan merong baybayin translation. Sa akin kasi, dapat ang kultura wag natin pag-awayan yan. Kasi dapat igalang natin yan. Kaya yung mga bangayan, ay sa akin nga, kung pwede nating iwasan, hindi natin kailangan, para sa akin, hindi natin kailangan ng para pag-aralan natin
tayo mismo mag-aral ng kultura natin. Bukod sa baybayin, alam nyo ba na meron tayong iba pang sinaunang sulat na buhay pa rin at ginagamit? Yan ang Surat Hanunuo at Buhid sa Mindoro at katutubong surat ng mga Tagbanwa sa Palawan. May tuturing itong kapamilya ng baybayin na ang ugat naman ay Tagalog. Kaya isinusulong ni Castro na magkaroon ng indigenous writing system sa bansa. Kung gusto mo maging inclusive, yun yung sa akin. Ha? Kasi sa akin, dahil nga nag-aral ako ng anthropology, ay talaga dapat ang culture ay inclusive. May culture tayo of inclusiveness. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtaas ng interes ng mga Pilipino sa baybayin. Tulad ni Taipan Lucero na lumikha ng mga sining na may disenyong baybayin. Paraan niya ito para isulong ang kamalayan sa sinaunang paraan ng pagsulat. I take inspiration from yung mga different cultural elements tulad ng yung ating mga ancient jewelry designs, yung sa tattoo patterns ng mga pintados, yung colorful motif na okir ng mga Maranao. Tapos yun, biniblend ko yun with the writing, the ancestral writing. Dahil walang formal na paraan ng pagsulat ang baybayin, lumikha si Taipan ng kaligrafi Filipino o sining sa pagsulat ng baybayin. Nakuha niya ang inspirasyon na magtrabaho siya sa Japan at nakita ang pagpapahalaga ng mga Hapon sa kanilang sining ng pagsusulat. Sa atin, parang hindi pa na-develop yung baybayin or yung mga ibang writing systems natin. Hindi siya umabot to the point na sineselebrate siya as an art form, which is calligraphy. So ngayon, sinusubukan kong gumawa ng like a sustainable way of writing and an artistic way of interpreting yung ancient writing natin. Importante na para sa kabataan, dahil sila yung next generation na kumbaga ipapass on nila sa susunod pa, and sila yung may hawak na kung paano ito ipapropagate and paano ipapadala sa future. Silabary ang baybayin. Ibig sabihin, per syllable o kada pantig ang pagbaybay nito. Halimbawa, hindi mo isusulat ang isang salita ayon sa mga letrang bumubuo rito. Kung hindi, sa kung paano mo ito bibigkasin kada pantig. Oo, kasi doon ang nangyayari yung confusion kung paano gamitin. Kasi akala na parang yung alphabet na inaral natin yung alam natin ngayon. Eh yun, meron kang basic symbols, lalagyan mo lang ng kudlit yung mga consonant syllables. Isinusulong din ni Castro ang kamalayan sa baybayin sa pamamagitan ng mga workshop. Nakapagsulat na rin siya ng libro tungkol sa baybayin, Ang Baybayin Ating Tuklasin. Dapat man lang alam ng mga batang Pilipino yan. At syempre, kinikilala na rin, unti-unting kinikilala. Kaya nga sa akin, kasabay sa pagsulong ko ng sulat, wika din. Kaya inaaral ko din. Patok din ngayon sa social media ang mga disenyong nakasulat sa baybayin. Ang iba, isinasalin sa baybayin ng mga pangalan ng produkto at karatula. Kahit ang ating pera at pasaporte, may mga baybayin na rin sa kanilang disenyo. Meron na rin baybayin keyboard para sa mga mobile phone. At pati ang Google, meron na rin keyboard option. Isang dahilan din na nakita ko ay yung paghahanap din ng identity natin bilang Pilipino. Kasi isa yun eh. Ano ba ang identity natin? Yun nga, ang naalala ko, ang translation ng identity, kasarilinan. Kasarilinan. So, hinahanap natin yung kasarilinan natin. Na hindi na lang tayo, basta Pilipino ka, basta pinanganak ka dito sa Pilipinas. Aralin din natin ng mas malalim yung mga kultura natin. Huwag lang yung kultura natin. Nabit-bit. Ang pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan ay pagkilala sa ating pagka-Pilipino. Ayon nga sa mga nagtataguyod nito, ang baybayin ay sariling atin.